guys! Today's video, panibagong order, panibagong biyaya. At ayun nga, dahil first time kong gagawa ng shot glass souvenir, isi-share ko na rin kung paano ko ginawa. At ayun, naka-pass forward lang, pero inuna kong in-edit yung ilalagay na sticker sa baso. So ayun, galan mano-mano ko nilagay ko ng ninong, ninang, yung pangalan nila, then yung date at yung pangalan nung celebrant. After nyan, pinrint ko na rin siya. Tapos, pinakita ko na rin sa buyer para ma-approve kung okay na sa kanya yung design, kung okay na yung pagkakalagay. At ayan, after nyan, kinat ko na rin siya. Konti lang naman to, 11 pieces. Then, pagkatapos nyan, nilalagyan ko siya ng parang banig sa loob ng baso. Ayan, ayan, kung makikita nyo. Kinat ko yan ng isa-isa. Dahil nga 11 pieces lang, magsaglit ko lang siyang ginawa. Actually, sana marami sa mga susunod. And sana marami akong ma-experience pang souvenir para marami rin akong maibenta. At ayan, nilagyan ko siya ng plastic ribbon kasi para mas maganda at mas better tingnan ng buyer. At para umulit na rin yung ibang makakakita. Char! At ayan, thank you po sa nag-order nito. Sana maulit. Actually, buyer ko na siya sa cake. Kasabay niyan cake na pang binyag. Sinabay niya na yan. So, sabi ko, sige ako nagagawa, karirin ko, nagumagawa rin naman akong souvenir. Mga na-experience ko na souvenir yung mga birthday, ngayon lang ako gagawa ng pambinyag talaga. Kaya thank you sa tiwala mo, madam. Opo, isa, magsasawa magtiwala. Then ayan, sinabay ko na yung apat na tumbler na order sa akin. Siyempre, pagka walang ginagawa, dapat lahat ng dapat gawin, gawin na natin. Para after nyan, panibagong blessing, panibagong order, panibagong tanggap. Sana po araw-araw, char. At ayan. Maraming salamat sa nag-order din nitong tumbler. New buyer ko to, new reseller. Kaya maraming salamat po. Sabi niya mag-order siya sa ulit. So, inaabangan ko na. Thank you po ulit. Ayan lang po. Maraming salamat po sa bagong experience.